Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. May isang viewer tayo na nagtanong, paano daw ba ang diskarte sa paggawa ng design o ng plan, ng layout sa isang lote na korteng pizza pie? Korteng pizza. Triangle. Medyo challenging yan, no? At sakto, meron akong ginagawa ngayon na design ng isang bahay, two-story, na ganun ang situation, no? At ang isa pang problema rito, sloping down pa yung lote. Triangle na, medyo slightly sloping down pa. Okay, so ngayon, kasalukuyan, ginagawa ko yung studies, layout. Papakita ko sa inyo paano yung diskarte, no? May dalawang options akong ginawa. At tingnan nyo, papakita ko sa inyo paano yung personal na atake ko, no, sa pag-design sa ganyang klase ng property. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Okay, papakita ko sa inyo itong aking ginagawang lote. Itong design sa isang lote na korteng pizza pie, no? So itong kinlik ko na line na yan, yan yung property. Yan yung property line. At ang floor area niyan nasa 200 square meters. Tapos yung yellow na line na broken lines, yan yung tinatawag na setback, no? So doon sa village na ito, kapag ganito yung lote, no, corner lot siya, kinukonsider siyang corner lot. Although sobrang odd nung itsura niya, kailangan may 3 meters na setback from the road. So dalawa yung road na adjacent doon sa property natin. And plano ko dito sa option 1, maglalagay ako ng firewall, no. Pero tingnan natin kung ano yung mag-work na option. So ang challenge, ipagkasya ko dyan ng isang two-story na bahay. Yung owner, mahilig siyang maglaro ng billiards. So, ipapasok ko dyan ng isang billiard table na professional na size. 3 bedrooms, may maid's room, may spacious na kitchen, and dining, living room. So, yan yung challenge. Ito ngayon, yung ating ground floor. Okay. So, titignan mo, sakit sa mata, no? Pero kailangan natin sundin yung setback. At yun nga, napaka-add tignan, no? Sobrang marami siyang mga wasted spaces. May minibar, powder room, laundry, maids. Pinilit natin yung maids room dun. Although spacious yung garahe, kasi ang dalawang SUV. Pero itong shape na to, pangit eh, no? Masyadong acute, no? Dito sa portion na to. Sa ganyan, mahirap na maglagay ng furniture at marami pang mga wasted space. So, itong option na ito, initial na experiment natin, hindi pa siya yung talagang bet natin, no? Tinitingnan lang natin kung paano i-arrange yung mga spaces. Sa option na ito, nilagay ko yung billiard table doon sa ground floor. Parang hindi ko gusto. Sa second floor nitong option 1, gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng mga right angle, no? Itong mga right angle na to, 90 degrees na wall, no? Para mas magandang maglagay ng furniture. So lalo na sa living and dining, kailangan meron tayong 90 degrees pa rin sa kitchen, no? Tsaka sa mga bedrooms. Pero itong portion na to sa firewall, hirap na talaga eh, no? Ganun pa rin, may wasted spaces, may mga awkward looking na mga walls kagaya nito, no? Tagilid. Hindi natin gusto. Tapos sobrang kipot pa ng entrance ng bedroom 3. So, kung titingnan mo,
masakit sa mata talaga. Pero yung ganitong experiment, dadalhin ka sa mas better na solution. Dahil nakikita mo kung ano yung pangit. Di ba? So, tingin natin ano yung mas maganda. Option 2. Ngayon, dito sa option 2, mas marami tayong mga right angle walls. No? Sinunod pa rin natin yung setback. Yung nakikita nyong mga poste na bilog ay yan yung magiging poste ng second floor. No? So, yan yung 3 meters na in-offset natin. Yan yung setback. No? So, pasok pa rin yung mga walls natin dito sa along yung dalawang roads. No? Yung adjacent sa dalawang roads. So, pasok pa rin siya, 3 meters. Yung sa likod naman, 2 meters yan eh. So, pasok pa rin. Although, meron tayong mga spaces na pinutrud pa, ilalaban natin sa admin. Kagaya nung maid's room, maid's quarters doon, tapos yung laundry. Tapos itong mga red dotted lines na yan, yung broken lines na yan, yan yung magiging second floor. Papakita ko sa inyo mamaya. So dito, medyo mas malinis tignan. Binaba natin yung living spaces. Yung living, dining, tsaka yung kitchen, nilagay natin sa ground floor. Ganda ang placement ng mga windows. No? 2 and 2 ang hangin. Yung mga awkward spaces, dyan natin nilagay yung mga utilities and yung mga services. Okay lang. At least kasya sila, no? Yung kitchen, maganda, no? Letter U shaped yung kanyang orientation. Maluwag pa rin yung garage at makakaikot ka sa property, no? Dahil hindi tayo naglagay ng dead end. So, mas okay tong ground floor na to. Bet na bet. Tingnan natin yung second floor. Ay, ito naman yung second floor. Di ba? Mas maganda siya, no? Mas marami tayong right angled na mga walls. Kapag ka right angle or 90 degrees yung mga wall, eh mas madaling mag-arrange ng furniture. No? Binubungan din natin yung garage at yung service area. So medyo awkward looking yung lugar na yan. Pero doon natin nilagay yung mga hindi masyadong importanteng spaces. At interesting yung shape ng master bedroom, di ba? Yung bedroom ng master, yung master bedroom, eh all 90 degrees yung sa portion na may bed. No? Pero, yung mga awkward na spaces na mayroong mga acute angles ay ginawa nating closet and bathroom. So, okay lang yon, dahil hindi ka naman maglalagay ng furniture sa mga area na yon, no? At limited lang naman yung galawan talaga doon sa mga spaces na yon. So, okay lang na doon natin ilagay. No? Na-maximize pa natin yung 85 square meters na floor area sa second floor, no? At kung ikukumpara doon sa option 1, no? Mas malinis siya tignan, no? Kaya technique, laging humanap tayo ng paraan para makagawa ng right angled walls sa mga triangular na lote. Palagi yan, no? Kasi napakahirap gumawa ng furniture arrangement kapag hindi right angle o hindi 90 degrees yung mga walls, no? Tapos, yung mga spaces na hindi masyadong importante, doon natin ilagay yung mga acute angles. Okay, ayos! Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo, no? At ito nga yung lote na yan, pinapakita ko sa inyo actual. No? So, ito yung part na corner. Masyadong matarik siya, no? Tapos, patusok. So, kung meron kayong gantong lote, sana nakatulong ako sa inyo. Okay, so maraming salamat po. Sa susunod ulit, magkita-kita po ulit tayo dito sa YouTube at sa Facebook channel natin. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!